Luke 17:20-21. Some of the Pharisees asked Jesus, "When will God's kingdom come?" At yan ang tanong napakarami lagi, paulit-ulit. When will God's kingdom come? Jesus answered, "God's kingdom is coming, but not in a way that you can see it. People will not say, 'Look, God's kingdom is here,' or 'There it is.' No, God's kingdom is here with you, within you, inside you." Si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, "Walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala rin magsasabing, 'Narito na,' o 'Naroon,' sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nasa puso nyo, nasa kalooban nyo, nasa damdamin ninyo. The kingdom of God is in the mind and in the heart." Napakalinaw ng turo na yan ni Jesus kung bakit dapat malito pa ang iba. The Jews' understanding of the kingdom of God was obviously erroneous, that they thought that the kingdom of God was outside a person. It is a place or a building or some other. Paano kung yung misunderstanding ng mga Jews about the kingdom of God, ganun din ang misunderstanding of its opposite, the opposite of the kingdom of God, hell? Yung where is that other hell? Tulad ng itatanong, where is that kingdom of God? Kasi magkabaligtad yan, dapat pareho mag-a-apply both sides of the equation. Our dear God, we thank you for the privilege of knowledge, of knowing, of searching, of enlightenment. We ask you now, paliwanagan niyo po kami ang aming isip, palayain niyo ang aming isip sa kadiliman, at nang sa gayon, mamuhay kami sa gitna ng iyong liwanag, ng iyong pag-ibig, ng iyong grasya. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magturo sa aming lahat. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus our Lord, our Savior and friend. Aside from that widely believed hell somewhere down there, the other, less noticed hell, could be in you, in me, in us. Tulad ng kingdom of God that is in us, in me, in people who believe. So that other hell, aside from that one that is widely believed to be down there somewhere, could be in your heart and mind. Sayang ang lahat ng relihiyon, sayang ang lahat ng pagsisimba, pag-awit, pagbibigay ng mga tithes, offering, pagsasakripisyo, pagtatrabaho, pagmi-minister, kung sa kabila ng haba ng mga panahon ng pagrereligion, eh ang laman pa rin ng isip at puso ay hell pala, hindi kingdom of God. Na sa kabila ng pagrereligion ay puro takot pa rin, puro galit, puro pagmamataas, puro nervyos, puro pangamba, puro guilt. Ba't ka pa nagreligion? Sayang naman. Napagod ka lang, ang ending din pala, lagi ka rin takot. Lagi ka rin dinenerbios, wala kang kapayapaan. So ang laman ng puso at isip ay hell. Dapat hindi ganun. Dapat lubos tayong makinabang sa ginawa ng Panginoong Hesus sa pagmamahal, sakripisyo, at pagsagip sa atin mula sa hell na yan. Pero nakakalungkot isipin na sa kabila ng napakaraming religious work and religious activity, hell pa rin ang laman ng puso at isip ng maraming tao. Hindi pa rin pinamumugaran ng paghahari ng Diyos. Hell that is in your thought and emotion. Napakarami simba na masimba, pero nervyos pa rin lagi ang laman ng isip. Natatakot. Nakikita ang Diablo sa bawat na lamang patak ng tubig sa gripo. Sa bawat dilim ay may nakikita ng mga impakto. Walang laman kundi matakot, mag-guilty araw-araw, guilty. Kaya maraming religious persons are actually depressed. And many, even religious leaders, always seek professional help from psychiatrists. Hindi nakakatulong yung relihiyon.
hanggat hindi namumugad ang Espiritu ng Diyos sa puso at isip, hanggat hindi nagiging kaharian ng Diyos ang puso at isip, at hanggang hindi tayo pinaghaharian ng pag-ibig at kapayapaan at kapahingahan, baliwala ang lahat. Ang isip, ang damdamin ang dapat unang-unang pamugaran ng kapayapaan at kapahingahan. Job 19:1-2. Then Job replied, "How long will you torment me and crush me with words?" Yan ang sabi niya sa kanyang mga kaibigan, na matapos siyang kunwari ay damayan, ay pinagsisisi siya. Siguro nagkaganyan ka, Job, nagkaganyan-ganyan ang buhay mo kasi may kasalanan ka. Tinorture siya. Kailan niyo ako titigilan ng pagpapahirap dahil sa mga salita niyong binibitawan that enter my mind and make it hell at sumisira sa loob? Di ba kung isang payapa-payapa ka, meron lang isang magte-text sa'yo, may isang magme-message sa'yo, may isang magpupulong sa'yo, biglang naging imperno ang isip mo at ang iyong puso. Ganun ang nagagawa ng salita. Anong mga salita ang napagdidilig natin in our religious circles among the so-called brothers and sisters and our shepherds? Pag nagsasalita ba sila ay kapayapaan at katahimikan ang pumapasok sa ating puso o yung kamaligtaran? Proverbs 18:14, "The human spirit can endure in physical sickness, but a crushed spirit, a crushed thought and emotion, who can bear it?" Kaya nating lampasan ang anumang hirap ng katawan, pero paano yung hirap ng loob? At ano bang napapala natin sa karang religion? Hirap ng loob o pahinga ng loob? Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit kung mahina ang loob, ano ang mangyayari rito? Proverbs 28:17, "Anyone tormented by the guilt of murder, guilt, a mental issue, will seek refuge in the grave or will want to die and may even commit suicide." At alam natin, marami nagsusuicide. Nagiging halos pandemic na nga ang suicide ngayon. Dahil sa guilt, dahil sa takot, dahil sa gulo ng isip. Kaya napakahalaga ang pinag-uusapan natin ngayon. It is of utmost importance to keep the mind from guilt, from becoming hell. Si Jesus dumating para alisin ang guilt, para lalo kang patuloy. Pero madalas ang religion, pinapagdilig na talaga. Baliktad. Nababaliwala ang sacrifice of Jesus. And this is now a major concern. Mental health. Kaya kahit sa mga beauty contest, lagi ng mental health at advocacy. Yun man ay sincere o sabi ng scriptwriter nila, pero pinag-uusapan. Kasi napakalaking pandemic ngayon, mental health. We live. Jesus sets free from that hell in the mind, that hell in the heart. Jesus takes hell out of people's minds and brings in the kingdom of God. Sabi nila, the world is divided between black and white. Hindi yan totoo. Between the rich and the poor, hindi yan laging totoo. Between males and females, hindi rin yan laging totoo. The truth is, the world is divided between those hell in their minds or those that have the kingdom of God in their minds. Yun ang talagang division. Ang humanidad ay nahahati lang sa dalawa na pinaghahalian ng kapayapaan ng Diyos Jesus. O yung nagahari ay takot, guilt, negative feelings. Hindi kasi invisible. Parang yung sinabi rin ni Jesus, hindi mag-visible ang kingdom of God para itinatanong nyo, nasa at kailan darating. Yun ding pinag-aharian ka ng hell in your heart and mind, hindi rin visible. Kaya mas dangerous. What if religion brings hell into your mind? What if religion condemns and consigns people to that hell in the mind? Paano kung ang relihiyon ay nagpapahina at sumisira ng loob at nananakot? Yan ba ay isang uri ng relihiyon na matapat sa misyon ni Jesus na hanguin ang mga tao sa pagdurusa, hanguin ang mga tao sa takot, sa fear, sa nerbiyos, bigyan ng kapayapaan at katahimikan, suriin ang relihiyon. Ano man, maging ang atin, suriin kung anong bunga nito sa inyong isip at sa inyong damdamin. Doon mo lang malalaman kung talagang sa Diyos at kay Jesus. Sabi ni Jesus, "You will know them
by their fruits. Ano ang bunga sa inyo ng inyong religious life? Suriin din natin ang mga nangyayari sa paligid natin, yung mga ibang religious beliefs, mga kamag-anak natin, kaibigan, ano ang bunga sa kanila? Talaga ba nung naging active sila sa kanilang church, naging maibigin, payapa, tahimik, o naging judgmental? Naging palapintas, naging palausig ng kapwa, na yung nananahik na kapwa, uusigin, babatuhin. Alam mo na kung ang religion na yan ay Pharisiness o Jesusness. Kung tutusin, if we're going to oversimplify religious practice, again, pwede siguro nating sabihin that all religions could be classified only under Pharisiness or under Jesusness. Kahit pa nga hindi talaga technically labeled na Christian church yon, pero ang kanilang practice, ang kanilang paniniwala ay Spirit of Jesus, love, forgiveness, kindness, ang resulta ay peace and rest, Jesusness yun. Kasi you will know them by their fruits, not by their labels. May mga pananampalataya na hindi obviously kay Jesus, pero sa practice, ay, Jesus pala ang umiiral dito kahit iba yung tatak. Kaya dapat yun ang sinusuri. Ano ang bunga? Hindi kung ano ang brand. Hell is also a state of mind shaped by a tormenting energy which many people call spirit. Energy yan eh. Sinasabi ng cognitive science, just like how lifting weights strengthens your biceps, mindful meditation bulks up your brain, in particular the parts dedicated to dealing with negative emotions. You have the power to build a better, therefore more peaceful, heaven-like brain. All it takes is peace. That is thought. That's a mental state and dedication. Dapat ikarir ang mindful meditation. At yung meditation na hindi lang dahil nakaupo ka sa lotus position at may hawak ang puting bulaklak, hindi lang yun. Ang lahat ng inilalaman mo sa iyong isip, meditation yan. So, anong inilalaman mo sa isip? Takot, pananakot? Yan ang mangyayari sa iyong buhay. Kasi yan ang laman ng iyong meditation. Sinabi ng cognitive science, kung ano ang pinapractice mong laging isipin, yun ang magiging reality mo. Mamumuhay ka under that kind of philosophy or thought or faith. Your brain has the ability to learn and grow as you age. Hindi totoong tumatanda na hindi na natututo. Tumitigil na lang kasi mag-isip. Yung huwag na natin palitan to, nakatandaan na natin ito, dito na tayo mamamatay. Hindi totoo yun. Napatunayan ng siyensya na ang isip habang buhay ka ay patuloy na lumalago. Kung palalaguin mo sa pag-iisip, mindful thinking, pinipili mo kung anong iisipin at pinipili mo kung hindi, alin ang hindi mo papayagang pumasok sa iyong tenga. Your brain is the ability to learn and grow as you age, a process called brain plasticity. But for it to do so, you have to train it on a regular basis. Eh, anong laman lagi? Regular basis, manonood ka ng walang mga kapararakang entertainment. So, yung brain mo, liliit. Mamaya pa, nasan yung brain ko? Ay, munggo ako. Ito pala yung brain ko, munggo na. Kasi kung ano-ano kabalbalan ng laging laman ng isip, pinapanood, pinapakinggan. Anong klase mga text ang iyong laging ina-entertain? Yung nagpapalit ng utak mo, dapat i-block yan. Yung walang ginawa ko, hindi panerbiusin ka, takutin ka, lalo pa sabihin, may pera ka ba? Ay, kakatakot, di ba? So, talagang medyo i-block. What if religion discourages progressive thinking? And usually it does. Yung bawal mag-isip, bawal magtanong. Pag may tanong ka, rebellion na agad, demonic ka na. Dapat di ka nagtatanong, di ka nag-iisip, dapat robot ka, didiktahan ka. Di ba? Most religions are like that. Ang gusto ng mga religious leader ay total control of the people. Paano lalaki ang mind mo pag ganun? What if religion trains the brain to always be judgmental of self? Yung ang laging laman ng utak, lagi siyang inadequate. Makasalanan ako, masama ako, kulang ako. Yung lagi ang opening number ng prayer, makasalanan po kami, marumay po kami, kami po ay mga karumal-dumal. Laging ganun, eh di siyempre, magiging ganun ka nga dahil yun ang laman ng utak mo. Ba't hindi ka mag-celebrate ng salamat, Panginoon, dahil inaalis mo aming kasalanan, inuhugasan mo kami, pinapatawad mo kami, minamahal mo kami. Yung sa simula pa lang, condemnation na agad. And most
religious events begin with that. Nakapokus lagi sa kasalanan. Kasalanang hinugasan at inalis na ni Jesus. Pero madalas sa salita lang yan, pero in actual practice, usigan pa rin ang usigan, batuhan ang batuhan. Minamalaki yun. What if religion trains the brain to be guilty? To always be guilty. To always be afraid of punishment, of being found out. In this case, religion mismo brings hell into the hearts and minds of followers. Dahil ang hell ay napakalaking negosyo. Nagsusuhol, nagbabayad ang mga tao, mahugot lang sa hell. Kaya ang iba't ibang mga reliyon, sari-sari ang gimmick nila kung paano ka hugutin, may mga point system, etc., etc. Magbabayad ka. Kaya ayaw ng Pharisaic religion ng pagtuturo ng grace. Mahina ang negosyo sa grace. Dapat guilty ang tao. Dapat takot. Para patigin tong ngipin, ihuhulog sa offering box. Dapat naman conscious na tayo kung inuuto na tayo. Ang laking panguto yung end times, mga we live in the last days, hulog nyo ng mga relo nyo, diba? Mga kwintas nyo, lahat-lahat, ipapatunaw natin. Mamaya, suot ng pastor's wife. Ang tagal-tagal na naman ng mga ganyang bulahan. Dapat naman magising tayo sa ganyan. Laging ipapanako at pag tinatamad ang mga tao na umatin, mag-end times na. Kailangan abutan ka sa loob ng church natin. Hindi ba talaga pwedeng abutan ng end times sa beach? Magagalit ba ang Diyos na inabutan ka nagsisiesta? Dapat talaga pagod na pagod ka sa paglilingkod. Tuwan-tuwa ang Diyos sa ganun. Hindi ba ang Diyos magulang? Tayo ang mga human parents, though we are lacking in a lot of righteousness, pero tuwan-tuwa rin tayo mga anak natin, ay natutulog, nagpapahinga, ayaw mo halos gisingin para kampusang naglalakad dahil yung anak mo tulog. Tapos, yung Diyos na talagang parent natin, gusto niya talaga abutan kang pagod na pagod? Maling-mali ang pagpapakilala ng Pharisaic religion sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, mali kayo, hindi ganyan ang kingdom of God. Abang kayo ng abang na darating. Hindi nyo tuloy napapansin na wala pala sa isip nyo, wala sa puso nyo, kasi nakaabang kayo doon sa malayo. Nililibang kayo sa pag-aabang sa malayo para hindi nyo mapansin, wala pala sa puso nyo ang kingdom of God. What if religion makes the heart and mind of the believer a living hell? Matthew 23:15, woe to you, sabi ni Jesus, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Kita niyo yung mga pangungusap na ni Jesus? Ngunit kapag inyong nahikayat na, ginagawa niyo silang masahol pa kaysa sa inyo. Kung papaano kayo anak ng impyerno, dinodoble nyo pang maging mga anak ng impyerno ang mga nadadapuan ninyo at nakoconvert nyo. Sabi yan ni Jesus sa mga Pharisees. At hindi malayong sabihin niya yun ngayon man kung harap-harapang kang kakausapin ni Jesus. Mag-isip, manuri. Malat na nga tayo katuturo against Pharisees. Kasi, dalawa lang ang dibisyon ng tunay na church or churches. Yung under Pharisees or under Jesusness. Ano man ang label niyan, ano mang system ng pagbabautize niyan, ano mang kanta kinakanta diyan, ano mang tugtog. Ang itatanong mo lang ito, ano ba ang nagahari talaga dito sa ating kapatiran, sa kapatiran nyo, sa church na yan? Jesusness ba o Pharisees? Dun magkakaalaman. How does Pharisaic religiosity turn their converts and followers into children of hell twice over? Sabi kasi ni Jesus, woe to you! Kawawa kayo! Kasi ang madapuan nyo, ginagawa nyo anak ng impyerno. Can you imagine Jesus telling that to religious leaders? The religious leaders of Israel. Dapat nating alam ang mechanism, ang mechanics, ang methods ng Pharisaeness. Yung Pharisaeness yung ang laging pinapairal law, kaya lagi kang na-judge. Lagi na lamang may mga animosity, lagi na lamang may sisihan, laging may batuhan. Paano yan nag-ooperate para maiwasan natin, ma-identify?
How does Pharisaic religiosity make hell of in the hearts and minds of their followers? Make their followers experience, live in their personal hell. Torture people's thoughts and feelings as if they were in hell. As if their hearts and minds were hell. Parang ganun ang nararamdaman. Examine your religion's teachings. Examine religion's teachers. Ano ang turo? Ano ang dala? Huwag magpalibang sa mga statements of faith. Huwag magpalibang sa mga pinagtatalo ng mga issues nang wala nang katapusang division ng mga Christian churches. Dalawa lang ang dapat mong hanapin. Jesusness or Pharisiness? Are you under the law or under grace? Are you setting people free from guilt or are you always making them guilty? Ang itinatanim mo ba sa puso't isip ay the kingdom of God na sinasabi ni Jesus or the kingdom of hell? Kingdom of God, Jesusness in you, yun ang itanong, or hell in you, fear, bondage. May mga tao na pag sumali sa kanilang isang specific sekta, na masyado silang pinapahiwalay sa mga kamag-anak, mga kaibigan, etc., etc. Pag pumunta sa mall, pagka pumunta sa mga restaurant, may nakita mga churchmates, tinatakpan ng mukha, nagtatakip ng payong, dahil makikita sila. Mabubulletin board sila, bakit sila nakikisama sa kanilang mga kamag-anak? Bakit sila sumasama nga sa mga handaan ng mga pinsan nila? Ba't sila dumadalo sa mga kasalan? Ano nangyari? Naging pag-aari sila nung sekta nila. Inangkin na sila. At natatakot sila, ni makita, wala namang ginagawa kumakain lang sa restaurant, magkakalit ang Diyos. How Pharisaic religiosity tortures people's thoughts and feelings? The Pharisees make and force people to live under the law. That's one. Yan ang lagi nyo hahanapin. Are you making us live under the law? Unang-una, the law was given to the Jewish people. Nung pinalaya sila sa Ehipto, inipon sa tabi ng Mount Sinai, sinabi, o kayo, mga Israelite, pinalaya ko kayo sa Egypt, ha? Yan ang ginawa ko para sa inyo. Eto ngayon ang gagawin nyo para sa akin. Eto mga laws, susundin nyo. Eh, nandun ka ba? Lubabas ka ba sa Egypt? Kasama ka ba sa Exodus? Jew ka ba? Jew ba ang lola mo? Hindi. Eh, di sa kanila binigay yun, di naman sa'yo. Ba't ka ngayon nakikisalim pusa? Merong mga laws, ang Jewish religion that apply to us up to now, those are the laws that pass the Jesus filter. Jesus canceled the law. Jesus destroyed the law. The New Testament tells you that. Pero hindi lahat. Kasi meron siyang finulfill. Meron siyang nireinterpret. At mahalaga, may mga teaching ang Jewish law na papasa sa Jesusness kasi loving. Alam ba, yung mga law nila, huwag mong tatanggalin yung muhon, yung marka sa lupa ng kapitbahay mo, tapos palalakihin mo yung lote mo, kakainin mo yung lote niya. Hanggang ngayon, applicable yun. Kasi loving yun. So lahat ng loving features of the law, tuloy. Pero yung unloving, o ito ang makasalanan, batuhin, batuhan ang batuhan, hindi na yun ini-implement ni Jesus. So dapat sinusuri natin lahat yan. O bawal kainin itong ganito. Sabi ni Jesus, all foods are clean. It will not make your spirit dirty, but it could clinically probably harm your body, but it will not harm your spirit. Tapos ngayon, puro pagkain ang pinag-uusapan. Yung mga, ay, hindi tayo pwedeng gumalaw kasi Sabat ngayon, Sabat ngayon. Napakalaking issue yung Sabat. Sabi nga ni Jesus, Sabat was made for man, not man for the Sabat. Binigyan kayo ng Sabat para pakinabangan nyo, pero yung amo nyo na yung Sabat, kayo nang nahihirapan, makapag-Sabat lang. Hindi na. Kaya si Jesus, sinadyapan niya na mga miracles niya, ginagawa pa niyang Sabat. So, sasalain mo yung Old Testament na yan kay Jesus. Kasi kung itutuloy mo lang pala lahat, eh ba't pa dumating si Jesus? Eh di nasayang lang yung pagod niya, nasayang yung kamatayan niya, itutuloy mo lang naman pala lahat para ano pang pagdating niya. Dapat may effect ang pagdating ni Jesus. Sinala yung mga katuruan, mga kautusan na nasa Old Testament na hindi loving, na cruel, unkind, hindi restful, nakakapagod, nakaka-enslave. Jesus sets free. Kaya dapat naiintindihan ng tao yun. Pero marami ngayon, habang nagre-religion, lalong hindi naging free. Kinain na ng religion ang buong maghapon mo mula ubaga hanggang gabi. Para bang wala ka nang pwedeng gawing paglilingkod sa Diyos kung hindi ka nasa loob ng building ng simbahan na yun. So napaka-enslaving. Napaka-hirap. Ba't kailangan mahirapan? Natutuwa ba Diyos sa hirapan ka? Talaga, kailangan mo umatin ng worship one, worship to sa umaga, tapos may worship to sa tanghali, three sa tanghali, at meron pa sa gabi, at may midweek pa. Obserbahan ang lahat ng umaaten dyan kung talagang bumait.
Kadalasan nga, lalo pang nagiging self-righteous, pipintasan yung ibang hindi umaattend. Obserbahan nyo naman ang talab ng religion sa buhay ng mga tao sa paligid, kung Pharisiness o Jesusness. So, the Pharisees make people live under the law. Acts 15:5. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees, tandaan nyo, sa early Christianity, may mga Pharisees na sumali. Eto, pinag-uusapan natin ngayon. Some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, "The Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses." Kita nyo na agad, sa simula pa lang, nasingitan na ng Pharisees ang Christian church at iginigiit na nila ang Mosesness. At nagtagumpay sila. Hanggang ngayon, Pharisees ang tunay na nagahari sa maraming Christian churches. Hindi grace ang umiiral, kundi law. Hindi rest, kundi pagod. Hindi peace, kundi guilt. Nagtagumpay sila. Kaya kailangan nating suriin ngayon para hindi ka sumali. O kaya, para maibunyag yan, para malaman ng mga tao. Sabi nila, ay yung mga Gentile, hindi naman under the law, pero kailangan ilagay natin under the law pag naging Christian sila. Kailangan pasunurin sa mga law of Moses. Eh si Jesus ganang matay para palayain yung mga tao, yung mga Jews particularly, from their law. Tapos yung mga Gentile na hindi man lang kasali sa law, isasali mo pa. Idadamage mo pa sila sa law na binaliwala na nga ni Jesus para magpalaya, para magpatawad, at para magbigay ng kapayapaan. The Pharisees make and force people to obey all the law all the time. Kaya mo yun, which no one could successfully do. Pag ikaw namuhay under the law, kakambal na nun, you will live under guilt because you cannot obey all the law all the time. So guilt ang kakambal niyan. Galatians 3:10, "For the scripture says, whoever does not always obey everything that is written in the book of the law is under God's curse." Can you imagine what happens when you place yourself under the law? You place yourself under curse. Because when you are not able to obey everything all the time, you are under curse according to the Jewish scriptures. Ba't ka sasali sa usapan na yon na lugi ka? Ba't ka sasali at makikisali sa ganung usapan na alam mong hindi mo ipapasa? Lagi kang failure. Lagi kang mababato. Lagi kang guilty. Jesus came to destroy the law, to set people free. At napurga na tayo sa dami ng verses na ganyan na na-share dito. People under Pharisaic religiosity are set to become grand chronic failures. Kaya maraming religyoso always feel like a failure. Victims of mental torture. Napaka-importante. Laging depressed. Marami tuloy hallucination. Umihip lang ang hangin, nakakakita ng mga impakto. Takot ang nagahari sa buhay. The Pharisees make and force people to constantly suppress, repress their true feelings, and hide their true selves. Kaya laging sinasabi ni Jesus, "You hypocrites! Kunwari pa kayo, hindi naman yan ang totoo. Nahihirapan lang kayo. Nade-depress tuloy kayo. Nagkaka-schizophrenia tuloy kayo." Tapos pag nagka-schizophrenia, sasabihin nila, "Ay, napoposess." It's an oversimplification of a complex psychological and mental sickness. Kaya sa maraming Pharisaic churches, bawal na magpakatotoo. Saan yan umuwi? Dissatisfaction, frustration, eventually anxiety and depression. Maraming counselors see psychiatrists. Kasi pag-counsel ka ng counsel, dapat sister, ganitong ginagawa mo, dapat sister, ganitong ginagawa mo, dapat brother, ganito. Pero sa buhay mo rin, nagaganap yun. Alam mo, ikaw man di makasunod, nahati ka. At pag nahati ka, nahati ang iyong loob, kabaligtaran yung buo ang loob. Pag nahati ka, sira ang loob. Can you imagine, napakaganda ng ating wika. Meron tayong mga terminologies for even psychology terms. Hati ang loob. Ano mangyayari? Nasira ang loob. Kaya may dumadaan lamang na medyo may itsura na nahulog ang loob.
Kasi grabe yung need. Masabihan lang na ang cute mo, miss kita. Love na agad. Kasi ang daming kulang sa loob ng puso. Walang makapitan. Kahit sinong dumadaan, kakapit na. The Pharisees force people to live double lives in hiding, in hypocrisy. Kaya dapat ang church, may mga maskara diyan sa pintuan. Uy, papasok ka na, magmaskara ka na. Hindi mo pwedeng ipakita ang totoo, machichismis ka. Mapupulpito ka. Napapagalitan ka, marereject ka. Yun ba ang pinag-alaya ni Jesus ng buhay? That people who are supposed to accept Him and obey Him and be in Him live double lives, live in hypocrisy and pretense? Galatia 2:11-13. Kita niyo yung nangyayari nung unang-una pa lang na panahon ng church. May ganyan ang mga hypocrisies. Sangkot pa si Pedro. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, sabi ni Paul, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, ni James, who was known for Pharisiness and for his adherence to the law, si Pedro ay nakikisalo sa mga hentil. Subalit nang dumating na ang mga yon, yung mga circumcision group, yung mga Judaizers, yung mga loyal sa traditions of Israel, lumayo na si Pedro at hindi na nakisalo sa mga hentil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hentil. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Barnabas ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Basahin niyo ang Book of Acts, mga kapatid. Tanggalin niyo yung parang mala Cinderella'ng pagbabasa. Tingnan niyo kung ano talaga naganap. Napakaraming tension. Kasi ipinipilit ng mga Hudyo na naging Kristiyano kunwari na ituloy ang Jewishness, ituloy ang law, ituloy ang Pharisiness inside the Christian Church. At sabi ni Paul, yung si Pedro talagang harap-harapan ko tinalampak yan. Hypocrite siya. Nung wala pa yung mga strict na mga Pharisees, nakikihalubilo siya sa mga Gentiles. Nung nagdatingan yung mga tao from Jerusalem, ng mga tao ni James, bigla siya lumipat ng mesa. Humiwalay siya sa mga hentil. Sabi ko nun, maraming gumaya sa kanya at sa kanilang mga pagkukunwari. Pinagalitan ni Paul si Peter. Ang daming conflict. Tingnan ninyo. Kaya hanggang ngayon, maraming conflict ang churches kasi dun pa lang sa simula may conflict na. At ang conflict na pinakamalaki ay yun. Tayo ba under the law or not? Under Pharisiness ba tayo o under Jesusness? Hihiwalay ba talaga tayo sa mga Gentiles o tasama tayo? Magse-separate ba tayo o makikijoin sa mga kapwa believer? Issue na yun nun pa. Hanggang ngayon, issue yan. Maaga pa, conflict na. Anong mga conflict noon? James, Peter, and the Judaizers, and the circumcision group, all in the Book of Acts versus Paul. Law versus grace. Justice versus love. Pharisiness versus Jesusness. Yung mga nagpipilit ngayon, na sinasabi nila, but God is God of justice. Ang ibig sabihin nila lahat ng may kasalanan, batuhin, parusahan. Yun ang ibig sabihin nila. Pero si Jesus, at kahit sa Old Testament, pag binabanggit ang justice, ang talagang content nun ay justice for the poor. Justice for those who are nalulugi, natatalo sa mga kaso nila sa mga korte kasi mahirap sila, kasi mahina sila. Yun ang laging sinasabi ni Jesus na justice. Bigyan ng katarungan ng mga api at mga mahihina. Hindi yung palusahan lahat ang nagkakasalanan, may kasalanan. Never na ginamit ni Jesus yung word na justice to apply to parusahan ang mga nagkakamali at nagkakasala. Ang kanyang justice ay huwag pagkaitan ng katarungan ang mga maliliit na tao at mahihirap sa ating mga hukuman. Dapat unawain natin yan. Meron kasi nang gagalaiti, God is God of justice. Therefore, batuhin ang mga may kasalanan, pasrusahan sila. Hindi yun ang konteksto ni Jesus. Mag-aral-aral kahit konti. Kasi nandiyan naman eh, ang linaw-linaw. Katulad yung babaeng balo, sa kwento ni Jesus, na matatalo siya sa kaso kasi balo siya, mahina siya, mayaman ang kanyang kalaban, hindi niya tinigilan, nakakukulit yung judge. At sabi nung Diyos, mabigyan na nga ng katarungan itong babaeng ito para tigilan ako. Yun ang katarungan na tinutukoy ni Jesus. Huwag apihin ang mga mahihirap, lalong-lalo sa pagdaan sa hustisya, sa mga hukuman.
Hindi batuhin lang may kasalanan, parusahan. No, Pharisees ang may gusto ng parusa sa makasalanan. Inako ni Jesus ang parusa. Agree? Umagree na ba kayo dyan? So, bakit ngayon gusto mong parusahan yung may kasalanan na inako ng ni Jesus? Ang mga Pharisees, walang tiwala sa kapwa, walang tiwala sa Holy Spirit, walang tiwala sa gawain ng Diyos, nang gusto nila kontrolin ng tao kasi ang iniisip na pag hindi mo kinontrol, hindi mo pinarusahan, hindi mo itinali, magwawala yan. Yun ang Pharisee. Pero si Jesus nagtitiwala, palayain, bigyan ng kalayaan yung mga taong yan. Kasi kumikilos ang Espiritu sa atin. At kung magkakamali ka o magkakasala at nagagalit ang Diyos, sa Diyos ka mag-report. Bakit sa Pharisee? Kung gusto ka ba parusahan ng Diyos, mahirap ang gawin yun. Hindi siyang gagawa. Bakit tayong kapwa, mananampalataya, magpaparusa? Takot na takot ang mga Pharisee na bigyan ng laya ang mga tao kasi wala silang tiwala. Iniisip nila, mga demonyo lahat yan. Pag pinabayaan mo yan, kademonyohan ang gagawin. You see, ang utak ng Pharisee, ganun. Pero ang utak ng naka Jesus, God is gracious, God is kind, give people space, forgive them pag nagkamali. Sabi nga niya, ilang beses ko mong papatawaran, pito ba? Anong pito? 70 times 7. Meaning, huwag mong katumigil magpatawad. Pero ang Pharisee, justice! Parusahan! Batuhin! Dapat tayong manuri. Tama na yung mga panlilinlang ng mga Pharisees na nagkukunwaring maka-Jesus. So, maaga pa, conflict na talaga. James, Peter, Judaizers, law versus grace, justice versus love, Pharisiness versus Jesusness. Hanggang ngayon, yan pa ang tunay na issue. The Pharisees make and force people to be conflicted. Yung iba yung sinasabi ng bibig mo, ito, Sunday school teacher ka, turo ka siya pa rin, turo lang tama according to the book. Pero alam mo, sa buhay mo, di ba rin nagagawa? Kaya mamaya, nagtitirintas ka na habang nakatingin ka sa mga lumilipad na gamugamo. Dahil mababaliw ka pag iba yung sinasabi mo, tapos iba yung buhay mo. Nakahati ka. Magkakatagyawat ka, malalaglaga yung mga ngipin, papangit ka. Kasi hati ang loob. Pharisiness forces people to be conflicted, to live in guilt and fear of being shamed, of being punished. Pag takot na takot ka sa mga kapatid mo sa church na baka ka ipahiya, baka ka hiyain, baka ka palayasin, eh, anong church ang kinakabilangan mo? Church ba yan ni Jesus? John 9:18-22, dahil merong mga magulang na natatakot ang mapagalitan ng Pharisee, kahit na napaghibalaan ni Jesus yung anak nila, nung tinatanong ng mga Pharisees, ayaw nila magsalita. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Noon pa man, tiwalagan blues na. Takot na takot ang mga tao ba tiwalag? Alam mo nyo po, tito, sabi ng mga Facebook, ititiwalag po ako kasi, eh di pa salamat ka, tiniwalag ka, nakalaya ka dyan sa sobrang dami trabaho, sa sobrang dami umuusig. Kumanta kang, I'm free. Pag tiniwalag ka, patakot na takot ka ba titiwalag? Ano bang mawawala sa'yo kung tiniwalag ka? Mawawala ba ang Diyos? The kingdom nga is in your heart and in your mind. Eh di kaysa ka nando, nando ng Diyos. Bakit ka takot na takot itiwalag ng mga Pharisees? Hayaan mo silang maubusan ng worker, maubusan ng member, kung ang hilig nila magtiwalag. Instrumentalist po ako sa church, wala po akong hanap buhay, pinapatugtog ako hanggang mula umaga hanggang gabi, ilang araw-araw, pero wala naman po akong love gift. Mga inaamag na tinapay lang po yung mga gift sa amin. Pagka nag-gig po kami, tumugtog kami sa iba para kumita naman, hindi kami papatugtog eh ng ilang linggo. Ay, hindi pa salamat ka! Hindi ka papatugtog, hindi napahinga ka. Anong nawala sa'yo? Ano yun? Bakit bihag na mga Pharisees ang utak ng mga tao? Takot na takot na maitiwalag, takot na madismiss, takot na madisiplina. Eh, ikaw nga itong napahinga, sila nga nawala ng worker, baligtad. Gumising ka, maruha. Tama na yung pakikipaglaro sa mga Pharisees na yan, na nagsasamantala. The Pharisees force people to self-condemn, to self-flagellate, to isolate themselves from everyone else they love. Alam yung isang mark ng Pharisee ay church, oras na nag-member ka sa kanila, ihiwalay ka na sa lahat ng kamag-anak mo, kaibigan mo, lahat, aangkinin ka na nila.
hindi ka na maka-attend sa wedding ng iyong pinsan, na lumaki kayong magkaibigan, magkapalagay ang loob, dahil lang iba yung religion niya. Hindi ka na makasama sa libing ng lola mo kahit yun ang nagpalaki sa'yo, dahil ayaw ng Pharisees na umattend ka doon sa religious service ng libing ng lola mo. Malalaman nyo agad pag Pharisaic, hinihiwalay kayo. Gusto ka solohin. Pero eto ngayon, ano bang effect sa'yo ng pagsasolo nila sa'yo? Talaga bang bumait ka? Talaga bang naging mas banal ka? Naging mas katulad ni Jesus? O naging twice as much a child of hell? Mag-isip. Acts 10:38. Si Pedro and Cornelius. He said to them, "You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile." This is separatism. Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi-Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at hindi karapat-dapat pakitunguhan ang sino man, na-realize ni Pedro. Ang tanong ngayon, Hudyo ka ba para humiwalay ka sa iba kung Christian ka na? Bakit ihiwalay? Eh yung mga Hudyo nga, sinabihan na ni Pedro, tayo mga Hudyo na may tradisyon na huwag makihalubilo, eh, na-realize ko na walang ganun, dapat makihalubilo tayo. Tapos ikaw na ni hindi Hudyo, masahol ka pa sa Hudyo sa paghiwalay. Dahil sa Pharisees. Dahil under the Pharisees. Kailangang ibunyag ang mga kagilagilala sa kasinungalingan ng mga relihiyon na nagkukunwaring maka-Hesus, pero ang totoo, maka-Pharisee. The Pharisees make and force people to live under constant control, regulation, and judgment. Ang daming bawal. Yung kapatid, pumikit ka lang, repeat after me, magpe-pray ka at makakalaya ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng kapayapaan, ng buhay na walang hanggan, wala, ikaw'y magiging masaya, tahimik. O, ginawa mo naman, pagdilat mo, huli ka, topo-topo, eto na ang mga rules ng church na ito. Pahabain mo yung buhok na, o kaya paiksiin mo yan. Palitan mo ang iyong damit. Huwag ka magkukulay ng iyong buhok. Blah, 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 blah. Teka, akala ko ba lalaya ako? Ano nangyari? Kunwari lang yon, press release. Gumising tayo. The Pharisees force people to live under constant control. To live a life of sacrifice. Yung bang sobrang magsakripisyo. Ginlamoray sobra ang pagsasakripisyo. Self-denial and suffering. Misinterpreting and misapplying Jesus's "Carry your cross and follow me." Ang cross na ipinapabuhat ni Jesus ay hindi cross ng Pharisees, kundi cross ng Jesusness. Carry your Jesusness cross and follow me away from Pharisee-ness, from the hell inside you to the kingdom of God inside you. Kasi may cross talaga ang lahat ng bagay. Pag sumunod ka kay Jesus, may cross dahil aawayin ka ng mga maka-Pharisee, yung mga makalo. Pero pag sumunod ka naman, dinala mo yung Pharisee-ness na cross, mas pagod ka dun. Yun ang ibig sabihin, Jesus, carry your cross. May price to pay sa pagsunod sa akin. May mga hindi makakaintindi sa'yo, may mga magre-reject sa'yo. Carry that cross. Pero hindi cross na magdusa ka, magtiis ka, ilagay mo lahat ang pera mo sa hulugan, sa kahod, huwag ka na kumain ng masarap, ibigay mo lahat dito. Hindi yun ang cross na ipinapadala ni Jesus. Yun ang cross na binuhat ni Jesus para iligtas tayo sa pagbubuhat nun. Iniligtas ka na ni Jesus para buhatin yun, ipapabuhat na naman sa'yo ng mga Pharisees. Ang tunay na kalaban ni Jesus ay the Pharisees who ignore the death and the resurrection of Jesus and continue to insist on the law which Jesus died for to set us free. Dapat intindihin. The Pharisees force people to become self-righteous, judgmental, unkind, and cruel. All you have to do is open your eyes and you will know that more than 90% of the time, that's true. When people become very religious, that's what happens. Pinipintasan ng lahat, wala na magaling kundi sila, sila na lang ang tama. Matthew 23:15, sabi ni Jesus, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert." At inuulit lang natin ito. "And when you have succeeded to make them twice as much a child of hell as you are." Masaklap ang bunga ng napapasama sa Pharisaic religion. Now, hell is also a state of mind shaped by a tormenting energy, or spirit, as people call them. Acts 5:16,
Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. You see, they were tormented, actually, by negative emotions, by guilt and fear, dissatisfaction, and inner seething anger. Suffering people were mentally and emotionally healed by Jesus' grace. Ano ang sagot sa hindi makasunod sa law? Edi grace. Hindi more law, hindi punishment, grace. Pardon. John 1:17, for the law, or pahirap, was given through Moses. Through Pharisees, grace or ginhawa, and truth came through Jesus Christ or Jesusness. So John 1:17, kitang-kita nyo yung clarity ng paghati sa dalawang reality. Law through Moses, grace through Jesus. Yun lang talaga yung bilateral symmetry ng kung saan ka pwede sumali. Guhitan mo, dito ka lang o doon. Are you under the law or under grace? Are you under Moses or under Jesus? Huwag kang malitong palipat-lipat. Ah, Moses ako ngayon. Ay, Jesus ako ngayon. Yun ang nangyayari sa mga tao. Palipat-lipat, araw-araw. Hindi ba alam mo kung saan sila tatayo? Ang bunga, kalituhan. Jesus saves people from the teachers of the law and the Pharisees, sense of justice, which we have already discussed, and judgment. Parusa, pahirap. John 8, 3-5. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo? At alam natin ang ginawa ni Jesus. Iniligtas ang babae sa batuhan. Hindi pinairal ni Jesus ang law of Moses. Gano pa kalinaw ang kailangan nating makitang ebidensya na pinalaya ni Jesus ang mga tao mula sa law, mula sa pambabato, mula sa parusa ng law. Gayunpaman at ang babaeng ito ay sabi nila ay nahuli sa pangangalo niya. Kung mga leaders ngayon ng church ang makakagawa niyan, batuhan yan. Pero sasabihin nila, Jesus followers, Jesus believers, sa totoo ay mga followers of Pharisees. Hindi nila papaligtasin na hindi mabato. Kailangan batuhin. Suffering people were healed by Jesus' love. Jesus saves people from the teachers of the law and Pharisees as unlove, anger, and hatred. Bakit maraming religyoso, pang nagiging intense ang religiosity, nagiging hateful, angry, laging galit? At eto pa, mga kapatid, makikita nyo kung sino ang Pharisee at ano ang Pharisees. Tuwang-tuwa sila pagka mayroong mga taong sa iniisip nila yung makasalanan, tapos nagkasakit. O nasa kasaan ng pison. Nadagan na ng puno ng papaya. O kaya ay nasunugan ng bahay, nalugi sa negosyo. Tuwang-tuwa sila. Observe. Ayan, hindi kasi nag-church. Buti nga. Diba? Ayan, hindi kasi sumusunod sa atin. Nagkatuloy-tuloy ng sakit. Hindi mo makakakitaan ng lungkot o habag. Gustong-gusto lang i-prove na tama sila at mali yung kalaban nila. Kaya tuwang-tuwa sila pag nagkaroon ng sakit. Pero pag sila ang nagkasakit, trial. Pag sila ang nagkasakit, the devil is punishing me for being faithful to God. Pero pag iba, ayan, God ang gumawa sa kanila. Mag-isip-isip, dahil andyan lahat ang examples. Luke 11:42, Woe to you Pharisees because you neglect justice, and this is justice for the innocent, ha? And the love of God. Suffering people were healed by Jesus' comfort. Doon mo malalaman, ang napapala mo ba'y comfort o hindi? Matthew 11:28, sinabi na niya dito ang kanyang main mission statement. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Kapahingahan ito from religion, from Pharisaic religion. Jesus saves people from the teachers of the law and the Pharisees' heavy burdens at mga pahirap. Malalaman nyo kung Pharisaic, hirap na hirap ka na. Wala pa rin tigil. Luke 11:46, sinagot naman siya ni Jesus, mga dalubhasa sa kutusan, pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nyo igalaw upang matulungan sila. Puro kayo pahirap. Puro kayo pasakit sa mga tao. Hirap na hirap na hirap na, hindi pa kayo tumitigil ng koleksyon. Pigang-piga na ang mga tao. Inaagaw na sa kakainin nila, sa pampagamot sa magulang, sa pampalibing sa namatay. Hihingan nyo pa ng hihinga ng hihingan. Wala nang pahinga. Tapos ang napapalalang naman sa inyo, panguusig. Pagtitiwalag. Anong napapala? Suffering people were healed by Jesus' forgiveness. Yun lang naman talaga ang nagpapagaling eh. Patawad. Hindi paniningil. Ang walang maibayad, ang talagang pwede mo lang ibigay dyan ay patawad. Kaya patawad po. Yung walang maibayad sa'yo, kulang ang pera sa tindahan. Meron po bang tawad? Diba? Ang galing-galing nga na ating mga words eh. Kasi wala na maibayad, itawad. Para magkatuluyan na lang. At yun ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Patawad. Hindi patuloy na pang-uusig. Kulang na nga. Meron pa mga ina ha. Isinumpa ko po yung anak kong dalaga, pastor. Bakit naman? Eh, nabuntis po siya eh. Hindi malaman ko sino ama dahil madilim daw. Eh, ba't mo naman sinumpa? Eh, deaconess po ako eh. Diakonisa ako. Paano naman? Diba? Matatanggalan ako ng ministry. Ibig mong sabihin, isusumpa mo yung anak mo na sa lahat ng panahon, ngayon ka pa niya kailangan, isusumpa mo para hindi ka maitiwalag. Di patiwalag ka pa more. Magpakaina ka na lang. Inake. Bago ka naging diakonesa, inaka na eh. Tapos itatakwil mo yung pagkainan mo, itatakwil mo yung anak mo dahil sa sasabihin ng church. Ano ka? Bakit ka ganyan? Ang daming mga magulang nagtatakwil ang mga anak dahil yung anak hindi acceptable doon sa church. Makikipaghiwalay pa sa asawa dahil yung asawa ayaw dumalo. Ganun ba talaga ang gusto ni Jesus para sa atin? Forgiveness ang turo ni Jesus. Luke 7, 47-48, I tell you, her many sins have been forgiven. Jesus saves people from judgment and from punishment by acceptance. Yung Pharisees specializing in rejection, si Jesus, doctorate sa acceptance. Tinatanggap ka, walang patakaran. Siyempre, dahil sa pagtanggap niya sa'yo, tinatanggap mo ang pag-ibig niya, mga katuroan niya, magkakaroon ka ng mga pagbabago, madedevelop ka, maayos ka, pero hindi ka pinagbabago muna bago ka tanggapin dahil kailan ka pa matatanggap, kailan ka pa magbabago. Tinatanggap ka as is where is, and then sa reaction mo kay Jesus, doon ka ngayon unti-unting mas nagiging Jesus-like, doon ka nagbabago. Pero hindi requirement ang pagbabago sa pagtanggap. Tinatanggap ka muna. Mga magulang, tinatanggap nyo ba mga anak nyo? O dahil hindi sila nagko-conform sa standard ng church, ng lipunan, nire-reject nyo? Naging magulang pa kayo. Mabuti pa yung mga unggoy. Marunong mag-alaga ng mga anak kahit anong itsura ng anak. Talaga po, mami unggoy, accept nyo ako. O anak, kahit mukha kang giraffe, alam kong anak kita, so accept kita. Acceptance. Jesus saves people from rejection. Dahil ang reseta ni Jesus sa ganyan, inclusion, belongingness, not exclusion. Luke 5:30, sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, yung mga mahilig man reject na Pharisees, ha? Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? So kita nyo, pati sila, nga alagad ni Jesus, tinatanong nila, ba't kayo nakikisalamuha sa mga makasalanan? At ganyan din ang Pharisees ngayon, pagka makikisalamuha. So, sino talaga ang model mo? Suffering people were healed by Jesus' positive, restful, and peaceful spirit, thought, and feelings. Kaya sabi niya sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Pagka ina-accept ka, minamahal ka, pinapatawad ka, mapapanatag ka. Pero pag lagi kang binabantayan, pinupulis, sinusuka, tina-judge, paano ka mapapanatag doon? Kaya sabi ni Jesus, yung peace from me, iba yan sa peace na ibibigay ng mundo. Kasi yung ibibigay sa inyo ng mundo, bigay-bawi yan eh. Pagka nag-quiz bukas, hindi ka pasado, hindi ka na uli love, tanggal ka na uli. Sabi niya, I accept you, I love you. Be at peace. Tapos nang gugulo at nananakot ang mga Pharisees. Jesus saves people from torment, from hirap ng loob. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. At ano yung good news? Gospel kasi means good news eh. Una, may bad news. Ano yon? Yung law. Condemned ka. Ano yung good news? Peace, rest, joy inside people's minds and hearts versus hell in their minds and hearts. The 12 were with him and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. At yung pag-cure ng evil spirit, hindi lagi yan yung oversimplified na lumayas ka sa katawan ng babaeng yan, masamang espiritu. No. Kasi maraming ang psychological suffering yung mga tao, yun na tinatawag nilang mga masasamang espiritu kasi wala naman silang terminology noon na ay, schizophrenic siya. Basta't medyo naiiba-iba ka, ay, may masamang espiritu. Pero anong ginawa ni Jesus? Sa kanyang pagtanggap, walang patakarang pagtanggap, sa kanyang pag-ibig, sa fellowship na isinasali niya kahit sino, may inclusion, gumagaling yung mga sakit ng mga tao na emosyon nila. Nare-restore sila because of love, because of acceptance, not by rejection, and not by pagpipilit na pasunurin sila sa hindi nila masunod. A tormenting thought or energy could also be perceived as a demon. The ancients automatically called any suffering of unknown cause as of demons. Siyempre, yun ang language nila nung panahon na yun eh. Neuroscience tells us, enough stress and trauma can damage memory systems. Even a few days of sleep deprivation fog the mind, while sensory deprivation can lead to hallucinations and other symptoms of psychosis. Ayan daw, kahit ilang araw lang nakulang ka sa tulog, pwede ka na magkaroon ng psychosis, kakahallucination ka na. Eh, paano yung mga Pharisaic na ang hilig-hilig nila ng overnight vigils, prolonged fasting? Mga kapatid, hindi tayo kakain ngayon ng 40 days sa pagsunod kay Jesus. O di, nakakakita na ng Diablo sa kutsarita. Kulang sa tulog. Puro fasting. Kulang sa vitamina. Kaya sari-sari ang hallucination. Alam nyo, mas mahilig sa mga ganyan, yung fast and fast. Hindi naman masama mag-fast, ha? Pero yung OA, yung Pharisaic, yung lagi na lamang na walang ginawa ko ni magdasal maghapon. Paulit-ulit mo, oh, Panginoon, Panginoon, Aba namin, Panginoon, oh, Father. Wala ka naman bago sasabihin. Kanina pa yung paulit-ulit, isang oras na. Wala namang nararating itong kadadasal natin na to. Paulit-ulit lang lahat. Diba? Yan yung mga lagi nakakakita ng sari-sari. Yung pagka naglalakad ka, sister, may nakakubabaw na tatlong Diablo sa iyong likod. Sabi mo, kaya nga po, sister, bumaba na kayo para dalawa nilang matira. Laging may Diablo, laging nagpapalayas sa mga Diablo. Alam niyo mga mahiling magpalayas ng Diablo, may nakikitang Diablo? Because it empowers them. Ego trip yan. Ay, eto na si sister, nakakakita ng Diablo, magpakabait na tayo, baka makakita sa atin. Nagkakaroon ka ng importanteng role, pag nakakakita ka, nagpapalayas ka, kaya iba kahit nalang wala naman, merong nakikita. Ang dami-daming kabalbalan. Humiliation adds powerfully to the sense of being out of control. Ang puyat, ang gutom, ang nahihirapan, nato-torture ng guilt and fear ay maraming nakikita at naririnig. Obserbahan nyo kasi yung laging may nakikita. Tingnan nyo yung buong karakter niya. Usually marites din. Yung maraming may nakitang Diablo, yan, mahilig. Alam mo, naku naman sister, bakit ka titirahan ng Espiritu Santo? Eh, super marites ka dyan, tapos magpapalayas ka ng mga demonyo. Bakit hindi mo subukan palayasin ang sarili mo? Tapos people suffer much pahirap and humiliation from Pharisees. Pag ni-humiliate, nawawalan ng self-esteem, nahati ang loob, again, matotorture siya. Tuloy, maraming demons na nakikita. Mas damage ng Pharisees,
mas maraming spirits and demons sa mundo nila. The devil is in your mind. However you tag your thoughts, sabi ng psychology, as trash or as worthy of protection seems to make a difference in how you use your thoughts. By physically throwing away or protecting your thoughts, you influence how you end up using those same thoughts. Tapos Pharisees teach people to demonize and trash their own thoughts, their dreams, their aspirations. Di ba, minamasama pag may mataas kang pangarap, pagka gusto mong umasento, guminawa, minamasama. Ang nagbunga niyan, low self-esteem or compensatory false pride. Kaya kadalasan sa mga biktima ng mga Pharisees, mayroong false pride. Naghahanap ng laging maipagkakapuri. Kaya, tayo lang ang tama. Ay, hallelujah! Tayo lang ang tama. Gusto yung ganun. Tayo lang ang papakasalan ng Diyos. Hallelujah! Yung iba hindi, audience lang. Gustong-gusto nilang sila lang ang bida. Alam na alam mo na may damage. Yung psyche. Yung pag-iisip. Nagiging self-righteous at the expense of others. Kasi ang mga Pharisees, hindi sapat na tama sila. Dapat din, mali ang lahat. Hindi masaya sila na sila ay kinakasihan ng Diyos. Dapat yung iba hindi kinakasihan. Matthew 23:13, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit." Hindi nagtaglis si Jesus, ha? Pumili lang ako ng second part, Tagalog Bible lang. "Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit." Or, para hindi makapasok sa isip at puso nila ang kingdom of God. Hinahadlangan nyo. Nakita nyo lahat ang sinasabi nyo sa mga Pharisees? May nagsasabi po, "E di po ba loving si Jesus, so i-love din natin ang Pharisees." Magbasa ka ng Matthew para malaman mo kung paano tinrato ni Jesus yung mga Pharisees na yan. Alam ka naman, sinisira nila yung mga tao, tapos ilalablab pa sila, "Baby, baby, Pharisee, halika, cute, cute, Pharisee." Alam ka naman ganun. E sinisira nga nila yung mga tao, kaya sila pinapagalitan. Yung iba naman, nagbabait-baitan. Di po ba dapat mabait tayo sa Pharisees? I-love din natin sila. Tingnan mo kung paano tinrato ni Jesus. Pwede mo bang i-love yung rapist ng anak mo na nire-rape? "Baby, baby, rapist, halika dito." Siyempre, kailang i-protect mo yung mga sinisira nila. Sabi ni Jesus, "Hindi na nga kayo pumapasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok." Pharisees and their followers never experience heaven or God's kingdom within. Hindi nila tunay na nararanasan ang grace and love of God, kaya hindi rin nila na ipaparana sa iba. You cannot give what you do not have. Ang teachers of the law and Pharisees ay judgmental kasi experientially ay under judgment pa rin sila. Sila ay rejecting kasi experientially they still feel rejected. Harsh sila because they are under harshness. Unloving because they are feeling unloved. Puro law sila because actually they're under the law. Hindi nagpapasaya kasi hindi rin masaya. Matthew 12:34-35, Jesus to the Pharisees, sabi, si Jesus naman to, ha? "Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig." Kita nyo, tatawagin Jesus sa mga ulupong kayo. Di ba? Mga ahas kayo. Tapos sasabihin ng iba, "Love po natin sila dahil loving si Jesus." Ano ang mapapala sa Pharisees? Bakit magpapasakop? Bakit magsisiksik? Bakit magtsatsaga? If you really want a new idea to come into your mind, you need to deliberately force yourself to stop thinking about the old one. Tapos pigil ng conservative Pharisees ang pag-grow ng isip ng tao. Alam niyo po ba yung conservatism? Natuntuan ako, conservative ako. Ibig sabihin nun, ayoko na lumago. Ayoko na magbago ng isip. Wala nang papalitan. Naka-conserve na yung brain ko. Nilagyan na yun ng formalin. Na-embalsa mo na ang utak ko. Wala nang iibahin. Yun ang ibig sabihin ng conservatism. Jesus was never conservative. Jesus was progressive. Luke 11:52, napakahalaga na lagi nating isaisip, isapuso ang mga katuroan na ito. "Woe to you, experts in the law," sabi ni Jesus, "because you have taken away the key to knowledge.
You have taken away the key to knowledge. You yourselves have not entered, and you have hindered those who were entering. Mga dalubhasa ng kautosan, ipinagkakaitin niyo ang susi ng kalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. Phariseeness thrives in ignorance, in intellectual conservatism. Matanong ko kayong lahat, you want the new heaven? Stop thinking of the old hell. You want the new command, love? Stop thinking of the old command, which is law. You want new creation? Stop thinking of the old one. Stop thinking of the old you. Ang lagi kasing gusto ng Pharisees, yung old you ipaalala para ka mag-guilty eh. Job 15:20, si Eliphaz, kinakausap niya si Job, pinapakonsyensa niya, sabi niya, all his days, the wicked man suffers torment. The ruthless man through all the years stored up for him. So yan yung counterpoint ng idea ng Jesusness. Yung ang tao are preconditioned, conscious or subconscious by guilt. Preconditioned to be guilty. But this negative energy could torment a person only if the person attracts, hosts, and propagates it. To change your life, change your mind, change your thought. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so is he. What do prophecies make you think of yourself? What does religion make you think of yourself? Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, which are they say, under Phariseeness. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip into Jesusness upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Love, yan ang kalooban niya para sa inyo. Grace, freedom from the law, rest, peace for you, for people. Being forgiven, knowing that one is forgiven, counted as forgiven, declared righteous by faith in Jesusness, can change the kalooban from guilt, torment, to peace. From hard work to rest. From hell to heaven. This is the mission. To give peace. To give rest. This is the gospel, the good news. This is the great commission to Jesus' disciples. Matthew 11:28-30. Lumapit kayo sa akin ngayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, like guilt, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi ko na kayo uusigin. Papatawarin ko kayo, mamahalin ko kayo, tatanggapin ko kayo. Yan ako! Huwag kayong malito, yung kabaligtaran niyan, Pharisees. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magaan at masaning ibibigay ko sa inyo. So, suriin ang inyong religious life po. Ito ang bunga. By their fruits, they will be known. Pero pag lagi pa rin mabigat ang pasanin, aba, baka naman binabaliwala yung sabi ni Jesus at ginawa ni Jesus. Matthew 28:18-20, much misunderstood ito, yung Great Commission. Sinabi sa kanila ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, all authority to forgive sins. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko, hindi alagad ni Moses, hindi alagad ng mga teachers of the law and Pharisees o nino man, gawin nyo ang mga taong alagad ko. Yung mga missionary, nagpupunta kung saan-saan, magmimisyon sila, ano ang ginagawa nila sa mga tao? Nagiging alagad ba ni Jesus o alagad ng Pharisees? Ano ang bunga nila pag dumapo sila? Kaya sabi ni Jesus, pabiyahe-biyahe pa kayo. Tumatawid pa kayo ng mga dagat. You only make the people twice as much a son of hell as you are. Kasi ang mission nyo,
Kunwari kayo, sumusunod sa Great Commission, pero hindi naman akong dala nyo, kundi si Moses. Hindi naman forgiveness ang dinadala nyo, kundi condemnation. Hindi peace, kundi pampapagilty. Hindi rest, kundi pangpagod. Tapos sasabihin nyo, mission ko yan. No! Ang mga tao sa lahat ng mga bansa, sabi ni Jesus, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo. At anong utos ni Lord? Love and grace. Hindi law and judgment. Hindi utos ni Moses o ng mga teachers of the law and Pharisees, which on the ground is actually what most churches are doing. Ang dapuan nila, dadalhin nila sa law. Kaya ako kuminsan makakakita ng mga karatulan ng iba't ibang mga sekta sa mga baryo, ang lalayo. Wow, matutuwa ka, nakarating na dito yung church, pero uy, may lungkot din kasama. Kasi Diyos ko, yung church ito, alam mong Pharisaic ito. Kawawa ang mga magiging member nito. Alam mo, ang sasapitin nila na hirap. Alam mo, ang magiging pagdurusa nila. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo, nakamatyag, hanggang sa katapusan ng panahon. Panahon ng ano? Hindi katapusan ng mundo yon. Katapusan ng panahon ng law. Katapusan ng panahon ng temple. Katapusan ng panahon ng Pharisees. Sasamahan ko kayo para magwakas ang Pharisees. Hindi katapusan ng planeta na lagi ipinapanakot na iba, uy, matatapos na ang mundo. Hindi naman yan ang laman ng sinabi ni Jesus, hindi naman mundo. Kahit sinabi pang the end of the world, hindi planet. The end of the Pharisaic world. The end of the world of the Pharisees and the law and the temple. Yun ang mag-end. Kung tunay na ituturo ang turo ni Jesus. Psychology says, our mind can be our biggest challenge and obstacle. Yet if we manage it skillfully, it can be our greatest ally, helping us to reach new heights of personal development and work performance. 1 Peter 1:13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you. Mag-focus ka daw sa grace, hindi sa judgment. It's a mental state. Pag nakafocus ng mind mo, ang bunga sa buhay mo, peace. Ephesians 5:14, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and may I say, rise from the law that kills, and Christ will shine on you. To banish hell from the mind, banish it from thought. Do not focus on hell, focus on heaven, on the kingdom of God in you. Bit-bit mo, kahit saan. Huwag takot ang pamugarin sa isip, kundi pagtitiwala kay Jesus. Kahit kulang ka, kaya nga siya dumating para kapunan, eh kung kulang ka pa rin, eh ba't pa siya dumating? Sayang naman. Kulang ka pa rin palaga sa ending, di nagpagod lang siya. Matthew 6:33, but seek first His kingdom in you, hindi kung saan-saan ka pupunta para maghanap. And His righteousness, righteousness by faith, not by works. And all these things will be given to you. Philippians 3:14, one thing I do, forgetting what is behind, and may I say, the law and its sins, and straining toward what is ahead, full grace. To have the kingdom of God or heaven within, think about it. Focus on it. Receive it and live it. Live like you are a citizen of heaven because you are. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan ang ilaman sa isip. Romans 8:6, the mind governed by the flesh or by the law and the Pharisees, I suggest, is death. But the mind governed by the Spirit, by grace and love, is life and peace. In all this, anong dapat tandaan? Gospel means good news. The good news is that Jesus came to bring the kingdom of God, heaven, peace, rest, and joy to your heart and mind. To effect this, Jesus, by grace and love, had set you free from the hell inside you. From sin, judgment, punishment that haunts
guilt and fear from carrying the heavy burdens of law-based religiosity. To share with the world this heaven, this kingdom in the heart and mind, Jesus commissioned his disciples, his followers, to teach the world what he taught them and gave them. And what did Jesus teach? What did Jesus give? Freedom from the law. Freedom from sin. Hindi ibig sabihin magiging sinless ka by the measurement of the law. Ibig sabihin lao, you have been freed from the punishment of it. Freedom from guilt and fear, from the heavy burdens of Pharisaic religiosity, which translates into what we have been saying all along, rest, peace, joy. Dapat yan ang bunga ng inyong pagrereligion. Receive this good news. Fully, not partially. Law ngayon, grace bukas, kalahating law, kalahating grace is a one whole nonsense. It will never work. Kailangan mo lang talagang hatiin at piliin mo kung sa katatayo, sa kamaniniwala at sa kamabubuhay. Fully, not partially. Share this with others. The good news, the free gift of grace and love. And needless to say, do not do a Pharisee. Do not be a Pharisee. Do not be an agent and promoter of Phariseeness. Resist, reject Phariseeness. Kailangan manindigan na yung mga tunay na naniniwala kay Jesus. Una tayong magbaang-maangan, manahimik, pinapabayaan mo lang yung mga Pharisees na maghari. Panahon na para manindigan. They are Jesus' main detractors and arch-enemies. Napakaraming sinabi ni Jesus against the Pharisees. Mas marami kaysa against the devil. Magbilang kayo kung ibig nyo. Luke 11:23, pakinggan ang sabi ni Jesus. At ito ay patama, lalo sa mga Pharisees. Anyone who isn't with me opposes me. And anyone who isn't working with me is actually working against me. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko. At ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. No. Identify Phariseeness. Get out of Phariseeness and Pharisaic religion. In effect, get hell out of your mind. Jesus died for it. To give you the kingdom of God. Peace. Do a Jesus. Teach people how to be free from the law, from sin, from guilt and fear, from the heavy burdens of Pharisaic religiosity. Teach, lead people to rest, to peace, and to joy. Where is that other hell? In your mind and heart. Itaboy. Instead, bring the kingdom of God into your mind, into other people's minds. Be an agent, a promoter of grace and love, of freedom, of rest and peace, and Jesusness. This is Jesus' great commission. Salamat, Panginoon, sa inyong ginawa, sa inyong sakripisyo. Salamat po dahil ganun na lang ang pag-ibig ng Ama sa amin na ibinigay niya kayo, Jesus, para kami palayain. Imulat niyo kami na pahalagahan ito at huwag na kaming magbulag-bulagan sa ginagawa ng mga Pharisees sa pagbaligtad sa katuruan ni Jesus. Matuto na kami kumibo sa ginagawa ng mga Pharisees sa pag-abuso sa mga taong malinis ang intensyon na sumunod kay Jesus. Yun pala, Pharisees lamang ang nasusundan. Give us that discerning spirit and give us that love of Jesus that we can love others, accept others as Jesus accepts us. Pagbulay-bulayan sumandali, manahimik tayo, pag-isipan kung ano mga dapat natin gawin in response to the freedom, the love and grace that Jesus gives us, being counter-attacked by Phariseeness. Be with God in silent reflection.